Lahat ang laro ang to ay hindi ko binili. Ito ay pinahiram para i-review ng isa sa mga pinakamalulupit na batang nakilala ko. Walang iba kundi si Ate Gabby. And ito na rin ang pinakaunang Star Wars review na gagawin ko. And siya si Kira. And without any further ado, let's start this video right. Magsimula, gusto kong pasalamatan si Ate si Ate Gabby dahil sa pagpapahirap niya ng kanyang laruan. Ito nga pala ay imported. Pinadala ng isa sa kanyang pinakamababait na tita. And thank you Ate sa pagpapahirap nito. Thank you po. Ngayon, punta na tayo sa laruan. Yung laruan to, maganda yung ano kasi never to be honest, hindi ako fan kasi talaga ng Star Wars. Yes, napapanood ko siya pero hindi ako ganun ka hook sa kanya, no? And ang item na to is wala akong idea kung ano siya, kung para saan siya. Konting research lang ginawa ko dito para at least makapag-input tayo ng ilang info, no? At ayan, naano siya eh. Itong laruan to, hindi talaga siya dun sa Star Wars canon itself. Pero sa ano na siya, sa parang, yung parang mini version na series ni Han Solo, parang ganun yung datingan kung saan nagmula yung laro na to, no? So, ngayon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Buksan na natin yung napakalupit na laruan na to, no? Una sa lahat, gusto ko muna mag-sorry kasi yung ilaw natin hindi siya ganun kaganda ngayon. Dahil sabi ko nga, ginagawa yung maano yung bahay namin. Medyo may ilang inayos lang na renovation. Pero magkaganon man, tuloy-tuloy po rin tayo sa pagre-review ng mga mahal nating laruan, no? And napaka-special nito dahil sabi ko nga, binigay ito para i-review at hindi to hindi ako gumastos para dito, no? Kaya medyo special siya, no? Para sa akin. Wait lang. Hindi ko makuha. Bakit ito? Ayun. Wow. So, again. So, bago ko muna magpatuloy tayo sa laruan. Gusto ko munang tingnan muna natin yung box itself, no? So, ito. Para makita natin yung laruan na nasa loob. Yung name ng ating character. At nakalagay dito yung warning na ito ay age 4 pataas. Siyempre kasi may mga maliliit na mga, mga parts na pwedeng makaano sa mga bata, no? And dito sa likod, yung konting information para sa kanya, yung mga hazard, tapos may iba't ibang lingwahe nakasalin dito. And of course, iba pa nating figure na pwedeng mabili under this series, katulad ni Han Solo tsaka ni Kylo Ren. Yan po. So, punta na tayo dito sa mismong laruan. Sa mismong laruan na to, medyo nakaano siya, no? Medyo ayusin ko na lang yung pagkakatanggal. Wait lang. Dito na lang. Tanggalin ko siya dito. Gamit ang aking hobby knife. Una sa lahat, yung mga batang nanonood, mas maganda na magpatulong sila sa nakakatatanda kapag magtatanggal ng mga ganito. Kasi baka masugat tayo or maaksidente. Ano? And yun. Napakaganda ng laro ang to. Napakabigat niya ha, para sa isang figure. O dahil ito yung unang version ko na ng ganito. So, figure with everything that it comes with. Una, meron tayong standard figure ni Corellia. And of course, yung kanyang blaster na dalawa yung nilalabas na barrel sa isang shot, no? And gusto ko muna pagtuunan natin ng pansin yung design itself. Ang figure nito is nag-uumapaw sa detalye. Napakalupit ng kanyang facial detail. Napakaganda yung buhok na wari may parang totoong-totoo. Of course, yung kanyang outfit na napakaganda ng design, well-oriented, tsaka kuhang-kuha yung movie detail nito, napakaganda. At yung mga fine lining niya dito is well na na-produce at napakagandang na-i-depict dito sa ating laruan. Parang totoong-totoo siya, no? Parang highly recognizable siya na as a movie part ng Star Wars, napakaganda nun. Napakalupit dito yung kanyang expressive na mga galaw at yung kanyang mukha na napakalupit. Kasi parang totoong tao siya pag tinitignan mo siya kapag nandito ka. And of course, gusto kong pagtuunan natin pansin yung barrel itself. Pupuntahan natin yung barrel. Yung barrel niya na although kahit one piece of plastic lang yung ginamit sa kanya is well detailed yung bawat detalye ng barrel na yun. Walang masyadong color separation na ginawa dito pero napakaganda, napakasulit nito, ano? And masasabi natin dito na kayang-kayang hawakan ng figure natin yung barrel niya na napakaganda. And of course, isa sa mga magaganda natin dito feature na
kita yung jacket niya, kasi yung jacket niya, kung titignan mo, parang totoong malambot, no? Parang totoong malambot siya na tawag dito, na parang totoong totoo, kumbaga, no? And of course, gusto kong pagtuunan dito yung ating, ano, yung ating mga dito, yung bracelet niya, and of course, yung bracelet niya pa dito, and of course, yung skirt niya dito. Medyo hindi nga lang nagusto, hindi ko nga lang masyado nagustuhan yung, ano, yung maliliit na detalye nandito, kasi wala siyang masyadong ano eh, wala masyadong color separation para mag-highlight yung mga detalyeng yun. And gusto ko dito yung tawag dito, yung parang pagkakaroon niya ng shape dito. Ngayon, punta na tayo sa articulation. Sa articulation, unang-una natin pagtutunan pansin niyo is yung ulo. Ayan, napaka 360 degree tayo dito. And yung jacket niya, hindi nabubuksan. As is lang siya, ganito lang siya, no? And yung kamay niya, ito, may konting galaw tayo dito sa kaliwa. May konting galaw dito, papunta dito. And kapag ginagawa natin yun, limited lang yung galaw natin. Kasi nga, meron tayo dito, tawo dito, yung nandito sa jacket niya, no, na pumipigil para magkaroon tayong 360 degree of movement. And of course, meron tayo ditong joint tayo dito. Ito, konti lang dito, minimal lang talaga, enough lang para makagawa tayo ng ilang mga poses. And gusto kong ipoint out dito yung napakagandang nilagay na natin dito, kasi medyo ano siya, no, yung skirt niya, isinalang-alang pa rin yun para makagawa siya ng mga wide range movement na hindi awkward kapag ginagawa niya. Kasi minsan kasi may mga laruan na pag kunyari may skirt tas gumagalaw, parang hindi na nabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng wide range movement. Although yung figure na to is ganun, pero nagawa niya in such way na hindi siya awkward. And the rest, wala tayong articulation dito. Napakaganda para i-display, no? And ako, para sa isang bata na nasa elementary, napakaganda ng laruan na to, kasi dito mahuhubog mo kanilang imagination. Although, masasabi natin dito na isa tong parang Barbie, hindi naman actually na Barbie siya itself, no? Pero napakaganda at napaka-astig nito. Ang masasabi ko, thank you talaga sa sa pagkakataon binigay ni Ate Gabby para ma-review natin yung napakagandang laruan niya. Never pa ako nakapag-review ng Star Wars talaga sa talambuhay ko. And napakaganda. Ito yung pinakaunang Star Wars na laruan na nahawakan ko. Hindi lang ako nahuhook. Mas nahuhook ako sa Gundam. Ganun. At sa iba pang mga anime na yun. And tatapusin ko na yung video to sa isang, sa isang verdict na, parang sinusuportahan ko ba na magkaroon kayo ng ganitong figure? Well, kasi hindi naman tayo ako Star Wars fan. And masasabi ko dito na bilang laruan, rekomendado ko to. Walang kaduda-duda. Kaso nga lang, ang afraid ko kasi hindi ko pa alam kung available to sa Pilipinas, dahil nga ni-release at nabili sa ibang bansa. Diyan, sabi ko nga kanina, ito ay na isa sa mga titang mababait ni Gabby ang nagbigay sa kanya nito, no? And magkaganon man, honored tayo kasi nagkaroon tayo nito. And thank you for watching. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber. Thank you po.